Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay nga po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Well, good news na good news po ito para po sa mga Aldab Nation. Kung lagi ka nakatutok sa akin at talagang sabi ko naman po talaga sa inyo, updated po kayo kapag dating po sa social media na kahit napakarami po nating kalaban, kahit marami pong nagko-komento na ganito ganyan, okay lang yan. Ito pong balita ko o updates natin, mga kaaldab, marami na naman pong nag-react, nag-hallucinate na naman daw po ang Aldab Nation. Yan naman po kasi yung sinasabi nila kapag dehadong-dehado po tayo, kapag lamang na lamang po tayo sa laban, mga kaaldab, wala naman po silang ibang gagawin kundi sirain tayo, pabagsakin tayo, na hindi naman po nila magawa. Di po ba? Kasi nagkaroon na ng wedding proposal, pero parang wala rin. Parang labas nga lang po yun, mga kaaldab, yung sinasabi nating scripted na malapit nang ipalabas. Di po ba? Hindi ko lang alam kung anong ano yun, sarswela, mga kaaldab, pero sabi ko nga po sa inyo, aldab lang po talaga ang malakas. Well, puntahan natin at pag-usapan natin itong pinakamainit at sinasabi ko ang good news. Nagsalita na nga po raw si Congressman Alusos at ang final decision niya, yun nga po, medyo may babalik. Walang aalisin, walang tatanggalin, o kumbaga naandin pa rin yung production staff, hindi magbabago, pero ibabalik daw po ang Aldab. Well, real talk to, mga kaaldab, yan po ngayon ang kumakalat sa social media. Siyempre, kapag ganyan mga balita, talagang pagpipiestahan po yan. Sabi ko nga po sa inyo, itong fandom na to, ang pinakamalaking fandom sa buong mundo. Di po ba? Real talk to, biruin nyo, mga kaaldab, malaking sampal po yan, lalo na po sa mga ibang fans. O, baka may mag-react ha, baka sabihin na naman nila, ay nako, fake news yan, malaking kalokohan yan, hindi naman yung Aldab Nation ang pinakamalaking fandom sa buong mundo. Meron. Ito yung pag may magre-react, mga kaaldab, sigurado, unahan ko na, di po ba, para hindi na sila mag-comment ng ganyan. Kapag wala po kayong alam, wag na po kayong mag-comment, kasi masasaktan lang po kayo eh. Kumbaga kasi ito yung nagmamarunong na wala naman pong alam. Kung sasabihin nyo hindi po fandom ng Aldab Nation ang pinakamalaki sa buong mundo, nagkakamali po kayo. Kami lang naman po ang gumawa ng Guinness World Records sa Twitter. Kung ilang milyon ang tao sa buong mundo, halos masasabi natin na tayo po ang nagwagi sa Twitter. Ito yung Twitter na panahon na talagang ginagamit ng mga netizen. Ito yung yung panahon na masasabi natin lahat ng mga Pilipino at ibang bansa ay gumagamit na ng Twitter. Pero Aldab Nation o fandom lang po ang nakagawa nito. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin yan. Para lang po sa mga mami, sa mga titas na magre-react, di po ba, magsasalita, ito po yung panlaban ninyo. Para 101% hindi sila o basag po sila, kasi alam ko yan yung gagawin nila eh. Alam ko sasabihin nila yan para mainsulto nga po yung ilang Aldab Nation. Hindi po tayo patatalo at padadaig sa mga bagay na ganyan. Ngayon basag sila, inuunahan ko na po. Ganyan naman po tayo eh, para hindi na po sila makapag-react, makapag-komento. Ngayon, once na ibinalik itong Eatbull ng Aldab sa Itbulaga, diyan tayo magkakaalaman. Dito makikita nyo kung tama nga po ba ang naging desisyon o final desisyon ni Congressman Alusos. O, baka sabihin nyo, naku, may sinabi na si Mayor Bullet. Maraming issue na naman dyan kay Mayor Bullet. Wala daw pong katotohanan at scripted na lang daw po yung mga sinabi ni Mayor Bullet. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap magpaliwanag, mahirap magkomento, pero yun eh, di po ba, darating at darating din po yung point, mga kaaldab, na chill lang tayo. Gaya nga po nito, bigruin nyo, pumasok agad-agad yung pinakamagandang good news. Pero syempre, pag good news yan, masakit at sampal po yan.
sa mga R-Main at sa mga Main Fanatics. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kapag ka Aldab Nation po ang pinag-uusapan, agad-agad tayo nagtitrending. Agad-agad tayong napag-uusapan. Di po ba ngayon, pansamantala munang tinigil ng GMA Network ang pagpo-post nila kay Alden. Dahil po trending eh. Di po ba? Ngayon ang ginawa nila itong Voltes 5 Legacy kay Miguel Tan Felix, na kahit anong gawin nila, hindi mo na kailangan mag-promote kung talagang maganda. Di po ba? Hindi mo na kailangan pang araw-arawin yung Twitter, Instagram. Real talk to mga Kaldab. Todo pagpo-post nga po nila ron, isang ebidensya at resibo mga Kaldab, na ginagamit nila si Alden pagkatapos promotion naman. Di po ba? Taktika na epektibong-epektibo naman po sa social media. Yung tipong doon ka sa trending, tapos ipapasok mo yung pinopromote mo. Di po ba? Na ang laki daw po ng kinita ng Voltes 5. Wala naman pong problema ron mga Kaldab. Sinasabi ko lang po ito sa inyo para alam po ninyo. Ganun po talaga yung taktika ng GMA. Kaya nga po, may mga bagay-bagay na sinasabi nilang, eh, iba naman yung sinasabi na, Mr. Destiny, mali ka lang ng info. Tayo, hindi tayo nagkakamali minsan ng info. Tinitignan din naman po namin yan at sinusuri. Eh, di po ba? Hindi naman porket lumabas siya, agad-agad pagpipiestahan natin. Dumedepende pa rin po tayo sa senaryo. Dumedepende pa rin po tayo sa balita. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kay Congressman ng Luzon, biglang pumutok. Yan na naman kay Christe Fermin eh. Oo. Di po ba? Although sabihin nyo, eh, kasi dapat yan hindi na pinapansin. May mga bagay-bagay po kasi na hindi mo na dapat pinapansin talaga. Totoo naman po yan. Aminado naman po ako dyan sa mga sinasabi ng mga mamis, mga titas, mga senyor, na ginagalang ko naman po. Yung iba kasi Mr. Destiny, katulad kay Mr. Spotted, kay sa mga Armin, kay Mahas, kay Bossing, sa mga issue, pinapaliwanag ko lang po para po yung mga mamis na medyo nagtataka, nagugulat, di po ba, na ganito ganyan, ganun. Chill lang tayo mga Kaldab. Ako naman po eh 101% nagbibigay lang po ng update. At least alam po ninyo, hindi po kayo magugulat, hindi na po kayo magtataka. Dahil oo nga, no, napanood ko yan kay Mr. Destiny, napakinggan ko yan, ganito kwento niyan eh. Diba? At least maisishare nyo po sa mga mamis na walang Instagram, walang Twitter. Di po ba? Tanging update lang po yung inaabangan sa atin. Mga ganap lang po yung tinitignan nila. At least naliliwanagan po sila. Yan naman po yung kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Sabi ko nga po sa inyo, kaya ako nga itong binuo itong channel na to, para ibigay, para 101% na kumbaga maging updated po kayo, lalo na po sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook, at syempre sa mga website na rin po. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa pinaka latest at fresh nga po na mga update po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.